salvation we forget you. Daimbag nga bigat kada kay amin. Today ito apo a Domingo, kaya iso apo iti Domingo ti Mission. It's the Mission Sunday. Kaya nagpintas mo tapo tati Banghelyo tata Domingo, may naik da ito apo iti panagsulsud dagiti iti Fariseo. Kaya panagsuot noon niya ti kapanunutan na apo Jesus. Takunada ken ko na ibagaman may sulungasing kaditi linteg wenno saan ti panagbayad ti buwis ti emperador ket ko na ni Apo Jesus ipakita yung man ti kanyak ti kwarta apag buwis tiyo pented da ken ko na ti kwarta ket ko na na siya sino ta kinladawad ken akinagan ti daytoy. Kunada temperador, ket kunana itedyo ngaron, temperador, tikuka temperador, ket itedyo met ti Dios, tikukwa iti Dios. Duwa po ti pakanaigan na dayto, ket nasawen, ibagbaga na kada tayo, nga tayo, datayo ket tao na tayo ti Dios, we are citizens of heaven. We are God's people. Amen? But at the same time, we are also citizens of the earth. Tao na tayo tilubo. Nagpintas pa ako, gapuanan ta, adat tayo ako iti panawin ti panagkakampanya. Ganun tayo kitkitain, dito iti pakabuklan, iti panagakim, ken kastamad panangidaulo, ken iti panawin ti kampanya, iturong na ti panpanunot tayo, nga adalan man at ti kinapateg na iti gobyerno kin panangidaulo kada tayo. Nagpintas ako gapuan nun ta. Daytoy nga ebanghelyo kit pakabuklan na ikon ko natay ako nga daytoy kit ebanghelyo nga sungbatan nina iti saludsod, iti panagsina, iti simbaan ken gobyerno. It's the separation of the church and the state. Isolusod, ang sina ka di talaga iti gobyerno, kinsimbaan, what? Nagitibanag na kunatay apo, the matters of the government should not meddle with the matters of the church, and so with the matters of the church should not meddle with the matters of the state. Ngayon ko natin, Apo, ngayon ti kinagpaisanan na awan kong matipanagsina iti simbaan ken gobyerno. Tangamin, Apo, bigbigin tayo nga iti panakaboses ken the moral compass of the government is the church. Amen? Hanapong agsardeng iti simbaan. Amang ipalpalagip noan niya itirumbeng kinmayan nato babaen ti pagayatan kananakin ti Apo. Nagbindas ako gapanan ta ti dayto nga panawen ti panang kampanya may palpalagip kada tayo nga ti kayat na zawen iti panangidaulo pamamahala. Ang salitang pamamahala ay wikang Tagalog na kung titignan natin, si Bathala ang namamahala at bahala. Amen? Ang Diyos ang bahala. Na kung minsan, nakakalimutan natin na ang biyaya ng pamumuno, the gift of leadership, ang ating pong kapangyarihan sa pamumuno, our power to govern, and our influence and authority should always be anchored from God. Bigbigin tayo lata po nga naggapukin Apo Diyos iti ame. Uray ti bilig. Uray ti kabailan. Kenkang runaan iti sagot iti panangidaulo. So nagpintas ako na ito yung nga naibasa tata Domingo. The readings of this Sunday would speak about this. The relationship and the mutual partnership of these two, of the church and the state. For in fact,
we should not separate actually the church from the state. Amen? Urenokon ko natin mo minsan, makibiyang manan ni Padi, makibiyang manan ni Obispo, makibiyang manan itisimbaan. Han makikibiyang ako. We don't actually meddle because we know that the affairs of the state is different from the affairs of the church. In the guys, kung ang paningin po natin nakikialam ang simbahan, hindi po. Ang simbahan lang po ay patuloy na nagpapaalala, nangangaral kung ano po ang dapat po natin gawin ayon sa ating konsensya at ayon sa kalooban at nakong ken ko na tayo pagayatan ti Apo. Amen? Isugaro daw po kung ko na mayikan ka na yun, nagiti dumdumngig, iti manan dumadaneng pa nagpipili, nagitagpapili, sapay kung magarot ta, aramaten tayo, iti kinalaeng tayo, iti nakem tayo, nga pumili, dagiti parbeng, ken maikari. We should be responsible voters. We should be discerning voters. Then we should be knowledgeable voters. Alamin mo kung sino yung ibobotos mo. Isa po sanang magaling at responsableng pagpipili sa mga tatakbo at magiging leader ng ating mga barangay. Kasi wakaksat kinagayem, ang simbahan patuloy pong sinasabi, piliin natin ang kandidatong makadiyos. Ang kandidatong may takot sa Diyos. Dahil kapag ang taong may takot sa Diyos at kandidatong may takot sa Diyos, it follows everything. Nga, no, dati pa nagamak kakin pa nagbuting na iti Diyos. Ket ko na tayo, adalat at ikinaimbag, kinasaya at itinakim, panunod, ken puso na, ken isip na. Amen? May kadwa, itao, nga ko na tayo, Apo, makakalikasan, makatao, at makabayan. So, ito po'y luma na pong slogan, kumbaga. This has been repeatedly reminding us, let us always choose for leaders. We have this sense of religiosity and fear of God. We have choose leaders who are eco-friendly. We should choose leaders na makatao. Amuna po ti makipag-greek na. Amuna iti basain, ti kasasaad, ti pada ng tao. Kenpilyin tayo, Apo, tita pa nang isakit na taglawlaw. Kapanan, dagito yung abanbanag, pagiging makadiyos, makabayan, makatao, makakalikasan, ay ito po'y napakahalaga because they go everything. Pag tayo po'y may pagmamahal at takot sa Diyos, meron din tayong pagmamahal sa ating kapwa. May mapagmamahal tayo sa ating kapwa, meron tayong pagmamahal sa ating bayan, at pagmamahal sa ating kalikasan. Isugaro na po, sapay ko ma, tinayti nga Domingo ti Misyon, duamot nga ba nagtibagbaga na kada kayo? Ti Misyon tayo kas tao itilubong. Ken ti Misyon tayo kas tao iti Diyos. Our mission, when this time of campaign and election, is to make the most and let us choose who are deserving and rightly that who can actually bring the love of God to the society and community. Jay ko natin garon Apo, jay at dati pa nang isakit na, ken ada itayat na, ken kinaimbag tinakem, ken aramit, ken panagbiag na para iti tao. May kadwa, iti misyon tayo,
kas anak ti Dios. Tao tay ti Dios. We are citizens of God. We are citizens on of heaven. Nga, kung natin garot ako, itid tayo mo para iti Dios. Ti kukway ti Dios. Isu garot iti kardaw Domingong intay nga panagmismisa, ken panagkarkararag, ken panagtungpal di kitibilin ti ako. Dahiti ti panagipakita tayo, ti panagitid tayo met noan niya, ti maparbeng, parbeng para iti Dios. Because we are citizens of heaven. We are citizens of God. Isa kagsat kin gagayem, may sa laing tibagbagana kada tayo tito ta Domingo. Amin tayo ket na ayaban. Atong palen ken aramiden iti misyon ti aramid iti Dios. We are only but called to do the work and mission of God. E so sape kong magarod, itunggal may sakadat na iyo, tinaytoy ngayon tayo man panagsagsagan at umadanin nga panagpipili, kat sape kong mahantay liplipatan, na tungpalin tayo, itimisyon tayo, awan sa bali, ti panagisaknap, ken panakipatungpal, ken kastamit, kapag nangyaramid tayo, iti misyon ti ako, awan sa bali, ti pagarian anap nu ayat, panagkay kaysa, linteg ken kapya, iti pagarian ti ako. Maudi ako, nagpintas man ako, no ti amin nga kandidato, it sapay kuma, they would speak about their mission. I think that's the most beautiful things to hear from our candidates. Kung ano yung mabuting plano mo, mission mo, kung sakali ikaw ay mananalo. We would like to hear more of your plans, beautiful platforms and advocacies. Sawa na po kaming makinig sa mga paninira ng kapwa-tao. Amen? Lagi niyong iisipin, isang araw lang po ito. At sana, we would compromise our relationships. Rather, focusing to our mission, focusing to our platforms, focusing on our wonderful plans that we can do to our society. I think that's the most beautiful things that would like to hear from you. And that at the end of the day, pagkatapos po ng October 30, tuloy ang buhay. Tuloy ang mission natin. At higit sa lahat, ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa kapwa-tao. So we are praying in our beloved town of Villaverde on this upcoming election 2023 of the barangay, that may we keep the mission, especially keeping the love, the goodness, the mercy of God. And that let us always have this desire, really to serve in the love of God to our society.